Magandang araw uli mga katak-sosyo and welcome back for our fourth regular episode. And today is our part 2 of our bookkeeping topic. Hello ka uli, kasungot. Kamusta ka naman? Hello po! Na-miss niyo po ba ako? Pasensya na po ah, at busy lang ako sa review ko. Kuya katak-sosyo, nami-miss ko na yung crispy pata na niluto nila Atiri at Kuya Gab. Pwede po bang magpaluto sa kanila uli? Oo, tatawagan natin sila. Para ipagluto ka, kaso di pa sila pwedeng bumiyahe at lockdown pa sa kanila. Pero hayaan mo, sasabihan kong ipagluluto ka. Okay po! In our last episode, we discussed the legal basis of bookkeeping and its codal provision and various BIR issuances. We further discussed the manner of books of accounts which taxpayers may adopt. These are the manual books of accounts, loose leaf books of accounts, and lastly, the computerized books of accounts or computerized accounting system. I also gave you a simple overview of debits and credits and the normal balance. However, pag-uusapan natin ng mas detalyado ang love triangle ni na debit, credit, at normal balance sa mga susunod pa nating mga episodes. Remember mga kataksosyo, previously pinag-usapan natin kung paano nire-record ang mga transactions sa cash disbursement journal or CDJ na kung saan lahat ng inyong cash outflows or nilabas na pera ay dito nakarecord. In this part 2 of our bookkeeping topic, ipapakita ko naman sa inyo kung paano nire-record ang mga transactions sa inyong cash receipts journal or CRJ papunta uli sa general ledger. So, sa parehong cash disbursement at cash receipts journal, mga kataksosyo, yung first column ay pertains to the dates of the transaction, the taxable year and month. Then, the second column, in your CDJ, it refers to your payee, meaning yung nakatanggap ng pera or yung recipient ng income payment. Sa cash receipts journal mo naman, mga kataksosyo, it refers to the payer, meaning yung nagbigay sa iyo ng pera or nagbayad. Dahil sa cash receipts nga ito, mga kataksosyo, dito nire-record lahat ng money inflows or yung pumasok na pera na directly related sa iyong negosyo. Kung sa CDJ natin, dahil outflows of money nga ito, yung cash account natin ay naka-credit. Whereas, yung sa CRJ natin, dahil recording to ng lahat ng perang pumasok sa'yo, nasa debit side naman. Because it increases your cash account balance. Your cash account is an asset account and the normal balance of asset account is debit. As mentioned earlier, mga kataksosyo, pag-uusapan natin ng mas malalim pa ang love triangle ng debit, credit, and normal balance. At kung sa CDJ mo naman, mga kataksosyo, ay mayroon kang input VAT, sa CRJ mo, mayroon ka ring output VAT. Napag-uusapan natin uli sa mga susunod pa nating mga episodes ang concept ng value-added tax. So mga kataksosyo, ito yung sample ng cash receipts journal natin. So, sinulatan ko na para mas mabilis tayo. Then, i-explain ko na lang, no, each column. Kamukha siya ng cash disbursement journal natin, no? That's why I suggest if you're going to buy or use CDJ or CRJ, bilhin nyo yung mas madaming columns, more than 10 columns, para mas maraming accounts na may ilalagay natin dito. So, since this is our cash receipts journal, it records all your money inflows. Ibig sabihin, lahat ng perang natanggap natin mula sa customers natin, mga kataksosyo. So, ang unang column mo for this one is naka-debit yung cash para yung succeeding columns natin for specific accounts na lang, no? Yung nag-move na mga accounts natin, yung mga nadadagdag. Okay? So, dito sa cash disbursement journal natin previously, ang nakalagay sa line nito, is yung check voucher natin at saka payee. Ibig sabihin, yung check na inisyo natin at the same time, yung binayaran natin. So, since ito yung opposite naman, yung cash receipts, opposite of the cash disbursement, ito yung natanggap mong pera, ang inilagay mo dito is yung payer, yung nagbayad. At the same time, yung document na inisyo natin sa customer. It could be your official receipt, it could be your sales invoice or AR.
Ulitin ko, yung sales invoice if you are into selling of goods, official receipt if you are into selling of service, at yung AR naman, ito yung commercial document na ini-issue natin sa customer na not directly related doon sa mismong service or goods na binenta natin. Okay, for example, we started our operations in January 3. Of course, we have to properly label the taxable year. That's the requirement of bookkeeping, no? Kailangan naka-specify properly or naka-label properly yung taxable year, month, and date. So, for example, our first transaction is yung initial contribution na binigay natin sa or nilagay natin sa business, okay? So, nag-issue tayo no ng account, acknowledgement receipt 001 that represents your owner's capital worth 500,000 pesos. So, yan. Okay? So, dahil papasok, natanggap natin pera worth 500,000 pesos, dito natin siya i-re-record sa cash. At the same time, yung credit nun, sabi ko nga sa previous vlog natin, accounting is a double entry system. So, dapat pag may debit, mayroong credit. Wala nga lang kupit. So, yung credit side natin, mga kataksosyo, that would be your capital account. Capital account, the normal balance is, since it is equity no account, nasa credit side because it increases your capital account balance. So, andito yung 500,000 under your capital. Okay? So, assuming January 4, mayroon tayong perang natanggap mula kay ABC Marketing. That revenue or sales amounts to 20,000 pesos. And for this illustration or specific scenario, mga kataksosyo, this transaction, assuming is a non-VAT transaction, however, mayroon tayong discount na binigay sa kanya. So, yung discount could be from your trade discount or cash discount. When we say trade discount, mga kataksosyo, for example, if the customer buy in bulk purchase, nagbibigay tayo ng trade discount, let's say 2% no of the total price. And then cash discount naman pag mas maagang magbayad yung customer no on the original terms provided, mayroon tayong binibigay na cash discount din. So for this scenario, magbigay tayo ng 2% discount doon sa 20,000 natin. So that discount is 400 pesos. So that is why doon sa debit natin yung pangalawang column following after cash account, and doon nakalagay yung 400 pesos. And then sales discount is a contra account of your revenue account or sales account. That is why yung total net sales mo, kung i-reflect mo to doon sa trial balance mo or sa libro mo, yung maging net sales mo would be 19,600. So, yan din yung cash na matatanggap natin, mga kataksosyo, because of the sales discount na binigay natin. Okay? So, third transaction would be transaction from XYZ Enterprise. And this scenario naman, mga kataksosyo, for illustration lang, no, para mas makita nyo lang kung paano nire-record pag may VAT or walang VAT. So, for this scenario, mayroong VAT, no, or VATable yung transaction natin. So, yung sales natin, mga kataksosyo, worth 30,000 pesos is VAT exclusive, meaning wala pang VAT. However, since VATable entity tayo, kunyari, magdadagdag pa ako ng 12%, no? Yun ang tinatawag nating output tax. It's a value-added tax na pinapass on natin sa customers natin. So, 12% of the 30,000 is 3,600. That is why, yung matatanggap nating cash would now be 33,600 pesos, mga kataksosyo.
So, vatable yung transaction, however, walang discount. Next transaction natin, for example, I just want to emphasize lang mga katax sosyo, itong transaction natin on January 5, this is on a scenario na gumamit ng accounting method. Cash basis, no? Kasi mayroon tayong cash or accrual basis. So, for this transaction, yung kay XYZ, cash basis yan. Kaya ang credit natin is either sales or revenue. Okay? So, for January 6 transaction naman, ang scenario natin dito, mga katax sosyo, is on accrual basis. Meaning, yung upon billing natin sa customer, nag-debit na tayo ng account receivable, credit revenue or sales, depending nga dun sa nature ng business mo. So, pinapakita ko lang na hindi lahat ng credit mo is nasa revenue or sales when it comes to your cash receipts journal. Okay? Meron din tayong credit on the account receivable. Napag-uusapan natin yan ng mas malalim pa pag dumating na tayo sa topic natin doon sa general journal. Kasi nga, ang JJ natin is a recording of all transactions not involving cash. So, wala tayong pinag-uusapang cash doon. So, lahat ng accruals andon. So, lahat ng transactions, reclass, reverse, not pertaining to cash, andon. Okay? That is why, ang credit natin dito mga katax sosyo is account receivable na worth 50,000 pesos and you receive cash of 50,000 pesos. Assuming again, this is a non-VAT transaction. Okay? Why AR? Because nga, yung setup mo, debit AR, credit revenue. So, nung nakakolekta ka, dapat mabawasan yung AR mo because your AR account is an asset account. It reduces your AR normal balance. So, dito, may makikita kayo, mga katax sosyo, naglagay lang ako for monitoring purposes, no? For the AR, aging and monitoring purposes, nilagay ko lang yung name of customer. However, doon sa particulars mo nakalagay naman, but it's always good to have this column, no? Okay? And then, ang last transaction natin sa January, mga katax sosyo, nangutang ako, no, ng loan from, nag-loan ako from MNO Lending Company. So, nag-issue ako ng acknowledgement receipt, no, for that transaction. So, I owed the lending company worth 10,000 pesos. That is why, mayroon akong debit na 10,000 dahil nangutang ako, naka-receive ako ng cash from MNO Lending Company. Mayroon akong credit ngayon na loans payable na babayaran ko sa MNO Lending Company. Okay? This is how to record the transactions involving cash, no, na papasok, no, lahat ng cash na pumasok in your cash receipts journal involving some yung normally used in your cash receipts journal. So, punta naman tayo sa general ledger kung paano natin isasort or ika-classify lahat ng mga accounts na nasa cash receipts journal natin. So, same process lang mga katax sosyo kung ano yung ginawa natin doon sa topic natin between cash disbursement journal and general ledger. Okay? So, sa mga first-time viewers natin, magtataka kayo bakit may laman na itong GL natin because this is the same GL that we used previously in our cash disbursement journal topic. So, again, yung GL natin mga katax sosyo is to classify or sort all same transactions, meaning nagpo-fold dun sa isang account natin. So, kanina, I've shown you kung paano i-record yung mga transactions sa CRJ. So, since na
total na natin, and then we closed our books in January for CRJ. So, i-classify or ipupost na natin dun sa book of final entry natin, yung GN. So, for your CRJ, meron tayong total cash, no? 613,200. So, ililipat lang natin yan doon sa general ledger natin. So, susulatan ko lang ito muna for illustration purposes. Ayan. So, mayroon tayong debit na 613,000. So, ilalagay lang natin dito mga kataksosyo yung 613,200. Again, your last two boxes represents your decimal. So, mayroon tayong debit na 7,420 na nanggaling sa cash disbursement journal natin noong January. At meron naman tayong 613,200 na galing naman sa cash receipts journal natin. And then, ang next transaction natin sa CRJ, mga kataksosyo, or next account, is our sales discount account. So, I suggest yung sa GL nyo, dun sa manual books nyo, talagang yung manual books natin na ginagamit, if mas maganda, no, mas organized, lahat ng first few pages natin would be all your asset account. And then, followed by your liability account, and then your capital, and then your revenue account. Dito kasi, since we're just using an Excel because we don't have the manual copy of the books of accounts, so, medyo mix-mix lang yung mga accounts natin as to asset, liab, no? Again, I suggest mas organized, mas maganda, mas maganda tingnan lahat nung unang pages would be your asset, then followed by liability account, and then capital, and then your revenue account. So, your cash receipts journal, meron tayong sales discount worth 400 pesos. So, hahanapin lang natin sa libro natin yung sales discount. So, nilagyan ko na para mas mabilis tayo mga kataksosyo. So, yung sales discount natin na nasa CRJ natin is nasa debit side. That's why meron tayo 400 na nasa debit side ng sales discount. Your next account is output VAT. So, hahanapin natin yung output VAT. So, since credit side, no? Yung normal balance ng output VAT. So, yung 36 natin, dito natin ilalagay sa credit column. So, again, nanggaling siya sa cash receipts journal mo. And then, yung next mo is yung sales slash revenue account mo, which is on the credit side, worth 50,000 pesos. Kaya pagdating sa GL mo, hahanapin mo lang yung sales or slash revenue account natin. So, ilalagay lang natin yung 50,000 sa credit side. Of course, nanggaling nga sa cash receipts journal for the month of January. And then, yung capital account mo na 500,000 pesos, which is on the credit side. Pagdating mo sa GL, ganun din. Ilalagay natin sa capital page natin, sa libro, sa GL. Then, lalagay natin yung source, no? Kung saan nanggaling yung 500,000, sa ang libro. So, again, nanggaling siya sa cash receipts journal books natin, and then for the month of January. So, and then yung account receivable natin na worth 50,000 pesos, ganun din ilalagay natin sa cash receipts sa JL natin under the account receivable account title, and then nanggaling sa CRG mo worth 50,000 pesos. Then lastly, meron kang loans payable na 10,000 pesos. So, pagdating sa GL mo, ilalagay mo lang siya under the loans payable account worth 10,000 on the credit side. And then, nanggaling siya sa cash receipts journal natin. So, ganun lang mga kataksosyo, no? Madali lang, no? Minsan, naguguluhan tayo dahil nung nakita natin, nung bumili tayo ng libro, sa pagkadami-dami ng columns, nalilito tayo kung ano na kung paano natin i-record lahat yung mga transactions doon sa mga columns na yon. So again, thank you very much and hope to see you again on our next topic, that would be general journal, and again of course papuntang general ledger.
Thank you. Paalala lang mga kataksosyo, huwag nating kalimutang i-total o isara yung debit credit natin for the month. So in this case, mas malaki yung debit mo kaya yung balance mo nasa debit side as of January 2020.